Pero may plumping effect siya. Yung cushion ko at concealer, medyo fading na siya. But yung mga blush at pinatong ko, still there. In fairness naman. And guys, tingnan nyo naman. Ang ganda ng packaging. Hey guys! Happy New Year! Namiss ko tong angle na to dito sa court. Hayaan nyo na yung dalawang bedsheet, guys. And I hope you don't mind. Masyadong maingay ang aking background talaga. Almost all of my videos in the later part, in the late part of 2022 is meron talagang pukpok or drill. Kaya, pasensyahan nyo na guys. Kaya palagi akong nagwi-wait ng Saturday or Sunday saka nag-film para walang noise. Pero there are days na katulad nito, it's not a Sunday today, today is a Friday. I feel na I need to film, lalo na kapag mayroong deadline. So, kailangan mag-film ako kahit maingay. Kahit nadi-distract ako, kailangan masanay ako na bahala na kayo. Ang ingay nyo dyan. Mag-iingay na lang din ako dito. Ayun, you guys. So, this is a quick video lang. I just want to share to you two products. Three siya, pero dalawang klaseng product lang. These are from O2O. So, hindi naman Focalure. O2O na naman. So, I've been loving China-made products lately, especially with makeup. Kasi in fairness naman sa kanila, hindi sila perfect. Pero maganda ang performance, guys. So, I have this two products right here. One is the O2O High Energy Heavy Mist Matte Lip Glaze. I think they have 12 shades all in all sa kanilang official Lazada and Shopee flagship store. Pero I only bought 2 shades kasi I don't feel the need of buying a lot of shades kasi I have existing pa naman. So I have Peach Cameo Brown 02. So ito siya guys. Parang mauve. I love the applicator guys kasi hugging siya sa lips. In that way, mas maganda ang paglapat ng product sa lips. And also, kahit mattifying siya, hindi siya drying sa lips. At hindi siya nagsasettle sa mga lines sa lips. Amoy chemical pala siya guys, pero in a while, nawawala din naman yung amoy na yun. Hindi naman distracting. I love shades like this kasi pwede siya pang everyday. Pwede siya pang film, pang go-to film ko. Yung parehong shade nito, yung matte sensation, yun talaga yung palagi kong ginagamit sa mga videos ko, especially with my lips. Kasi parang ano lang siya, parang natural lip color mo, pero mas matte lang. And nakaka-fresh siya tignan, nakaka-youthful siyang tignan. So the applicator is very nice kasi kung sa Bisaya, murag haom kayo siya sa iyong lips. Shape niya, ayan, pag ina-apply sa lips. So, tamang-tama yung shape niya. At buildable yung shade niya. Pwede siyang maging darker pa. At pwede din siyang maging lighter pa. So, mas konting product, mas light yung application. So, tignan natin kung kiss-proof ba siya or smudge-proof ba siya. Okay. There. There. Kakain tayo. Let's see kung nandyan pa rin ba siya. Hey guys, kakatapos ko lang kumain and ayan, halos wala na siya. But meron siyang stain na naiiwan guys ha, medyo pinkish yung lips ko. May cutting stain. But I don't mind reapplying kasi ganun naman talaga guys. Huwag na natin i-expect na long lasting siya masyado. Hindi siya transfer and smudge proof. Now I have another shade which is the 05 Berry Plum Red. My God, guys, single swipe pa lang yun, ha? Green? Sasadyain ko siya, guys, na ganyan, ha? Para hindi glossy. Ayan. Mas maganda siya, guys, pag ganito. I guess there's a plumping effect sa lips. Parang may plumping effect siya. And eto, pinili ko siya kasi gusto kong i-achieve tong ganitong look. Eto guys, ganyan. Pero hindi ko ma-achieve kasi mas darker yung mga lip color na ginagamit nila. Siguro mas dark pa pala dito yung
dapat in order ko. Pwede siyang parang stain lang ang dating, pwede mo rin siyang i-build up na ganito, and I love it kasi meron siyang plumping effect kasi maliit yung lips ko dito. So pag ganito, parang mas lumaki yung lips ko. Ayan guys. And parang bagay na bagay siya sa mga look na ganito, yung parang ganyan lang, tapos naka-sleeves ka lang white, ganun. For me, parang okay siya sa mga corporate events or yung mga naka-suit and tie ka, kung naka-emerald ka na gown or naka-black, parang pwede siya sa mga ganun. Guys, mura lang siya. Less than 200 pesos. Hindi siya ganun ka-long lasting. Pero I don't mind reapplying. May stain din siyang naiiwan. And another thing na hindi ko nagustuhan is amoy chemical siya, guys. Hindi siya mabango. Downside na nakikita pa doon. But, it's okay. For its price, you get what you paid for. Okay na rin. And another product na will help us to set our whole look kung we're doing makeup or we're wearing makeup on special occasions and special events, or just like me, or if you're a content creator who's doing makeup. So, I bought this O2O Fine Mist Makeup Setting Spray. So this one is a fine mist makeup setting spray that claims to clear, to lock makeup with lasting effect. Fine mist with quick melting on skin. Lightweight coverage to set makeup. Quick drying film to lock makeup base. Full contact without powdery and taking off transparent effect without dullness. Please. Do you have any more sons? It has been 2 hours and my makeup is still intact. The highlighter is still there. Pakak. The blush is still putok. With the O2O setting spray, the kilay is still intact. Ayan, smudge proof. Okay. Guys, ha, for 1 hour mahigit, hindi nag-oily ang face ko. Usually kasi, pag walang setting spray or walang powder, nag-oil up na yan dyan banda. Kasi parang nabibigatan na sa makeup. And my makeup is still on. My blush, my highlighter, my eyeshadow is still there. My eyebrow is still there. Yeah, I'm sleepy. Almost 6 hours. Yung cushion ko, tsaka yung, what you call this, concealer, medyo fading na siya. But yung mga blush at pinatong ko, still there, in fairness naman. If you are doing glam makeup, nag-eyeshadow talaga, kung marami talagang layers ang pinapatong mo na makeup, this is already a good option. Yes, it's true, na-experience ko lahat yun, guys. But I can say na hindi siya ganun ka-long-lasting talaga. Siguro mga 4 hours, ganyan, 5 hours. Pero hindi talaga yung 8 hours, yung whole day mo siyang maaasahan. Pwede mag-reapply ka in the middle of the day. Lalo na kung ginagamit mo siya pag, kunwari, nasa mall ka, sa mall ka nagtatrabaho, sales lady ka. So, ito yung gagamitin mo. Pwedeng sa middle ng shift mo, mag-reapply ka again. Kasi, hindi siya nakaka-oily sa face, guys, ha? Wait lang, guys, ha? Ayan. Siguro mga 2 hours na tong makeup ko ngayon. Ayan, guys. Tapos, may powdery effect nga siya, guys, oh. Maganda siya. I can say maganda siya for a beginner. May amoy siya pero hindi naman parang chemical. And nawawala din yung amoy na yun, guys. I hope you guys check out O2O products. This is not a sponsored video. This is not a paid partnership video. Nagustuhan ko lang talaga ang O2O tsaka Focolor. Yung unang nagustuhan ko is Focolor talaga. Kasi yun nga, affordable din siya. Aesthetic yung packaging. Tapos yung parang, alam mo yung mga products na fit sa personality mo. Yung gusto mo maganda quality pero gusto mo pa rin makamura kasi there are a lot of things that you spend for na mas importante kasi sa makeup. But still, you need makeup kasi you're doing content creation. Ayun, you guys, subscribe to my channel if you haven't yet and follow me on all my social media accounts at It's Jaya Chan on Instagram and It's Jaya Chan on TikTok. That's it for now and see you on the next makeup product video. Bye!